Chef Mushus, bakit ngayon magluluto naman tayo ng empanada? Dahil ito, sabi nila ni Jambert na Mulder, so why not magawin natin? So ito yung mga ingredients na gagamitin natin, or check nyo na lang yung ating comment section, charot. So check nyo na lang yung mga details na nakasama dito sa video. So tinatamad ako banggitin sila lahat yan. Pero yan, yung nakikita nyo, yan na yan. Alright, so ang difference ng ginawa kong recipe dun sa usual recipe, sa halip na chicken breast, yung chicken thigh na isang piraso lang ulit yung ating gagamitin, ihimay-himayin para tipid. Okay, so let's start cooking. Una natin gagawin ay ipiprito muna natin itong ating garlic at saka onion dito. Suti lang natin siya ulit hanggang fragrant. Ang maganda dito sa ginagawa natin is, ito, bago natin siya itapon, i-release muna natin siya. Tinilagyan ng mga ano kasi gulay last time. Okay, so suti lang natin ito. I-add na natin itong ating hinimay na chicken. Okay. I-stir lang natin siya siguro hanggang medyo kulay light brown siya. Siguro around 5 minutes. And then afterwards, lalagyan na natin siya ng konting tubig. Okay. Lagyan natin siya ng mga 1 cup of water. Ayan. Kasayaan lang natin siya mag-boil ng 10 minutes. And then lagyan din natin siya ng more chicken cubes. Okay, sabi half lang daw, pero I'm feeling generous. Lagyan natin ng isang chicken cube. Okay? So, hintayin natin ulit ang 10 minutes. Lagyan natin itong carrots at saka yung potato dito sa ating mixture. Yes, mixture. Lutuin natin siya for 5 minutes. Hi, Ate May! 5 minutes, ilalagay naman natin itong ating green peas at saka yung ating raisins. Okay, lutuin natin dito ito ng another 5 minutes. Lagyan natin siya ng 1 teaspoon of sugar, salt and pepper to taste. And then, halo-haluin lang natin siya. Tapos, patayin na natin yung ating heat source. Hayaan lang natin siya maluto habang piniprepare natin yung dough. So, make sure na lang natin siguro na bago natin siya gawing filling, tanggalin natin yung mga excess liquid kasi ayaw natin siyang mahalag. Okay? So, last mix lang to and then magpupunta na tayo sa dough. Lagyan natin itong dough ng empanada. So, muna tayo ng 3 cups of flour. Dry ingredients na tayo, as usual. Yan, so dough. And then, 3. Yan. Oops, yan. 3 cups tayo dito. Right? So, muna natin kailangan gawin ay lalagyan natin siya ng 4 tablespoons of sugar. Okay? 1, 2, 3, 4. Okay, so may 4 tablespoons of water na tayo. And then, baking powder naman tayo. Okay, so paano parang yung baking powder? Sabihin na natin. So, baking powder natin is 1/2 teaspoon. Okay, so 1/2 teaspoon. So, good luck kung paano pag-estimate natin. So, ito yung, wala na. Okay, so 1/2 teaspoon. Good luck. Okay. And then, ang pinakalagay natin ilalagay ay salt naman daw. 1. Ilang salt ang kailangan natin? 1/2 teaspoon of salt. Okay. Okay, baking powder. Baking powder and 1/2 teaspoon. So, pareho silang 1/2 teaspoon. So, gayahin lang natin kung gaano karami yung una. Alright. So, kada halu-haluin natin ito, gamit daw yung ating wire whisk. Pero dahil wala tayong wire whisk, plastic whisk. Okay? So, haluin ko lang ito, tapos balikan natin. Pinat na natin yung cold butter in smaller pieces, tapos ilalagay na natin siya dito sa mixing bowl with the dry ingredients. So, kailangan cold siya. Pero dahil mainit dito, mukhang hindi na siya nagiging cold. So, haluin lang natin siya dito. Pang ano ng crust. So, ang sunod daw gagawin is hulma lang daw natin siya ng bilog na katulad nito. Kasi yan yung marang magiging individual mold nila. Okay? So, dahil nakabilog na siya ganito, i-set aside lang natin siya for 20 minutes and then afterwards, ilabas natin tapos i-roll na natin siya. Napalamig na natin siya ng 20 minutes. So, good luck sa atin kung mabubuo natin ito. So, ang unang step ay ipa-flat lang natin siyang ganito. Tapos, iro-roll natin siya hanggang makuha natin yung desired na rate. Okay. So, pakita ko na lang sa inyo kung ano itsura niya later para surprise. And surprise! Sa kagawa, totoo ito, hindi siya mali.
So, sunod natin lalagyan naman siya ng ating fillings. Okay, so siguro enough na yung ganito kadami, ano? Alright, so dahil okay na to, the next step natin ay i-gagano na natin siya, isisin natin siya. Ngayon, may two steps tayong susubukan ngayon. Yung una, yung the usual na manual mong i-fold at saka yung sunod itong ginawa ni Jambert. So, gawin ko lang muna siya ng ako lang. Sasabihin ko sa inyo ano yung mas effective. Okay? Una natin ginawa. So, masyadong marami yung fillings na nilagay natin kaya medyo siya nag-crumble. Pero mukhang tama naman tong ganitong strategy. Ulitin natin siya dito sa so the rest ng ating mga dough. So, ito medyo mas perfect. So, may request si Jambert. Gusto niya daw yung may ganun ng four. So, lalagyan natin siya para, you know, may design. Yung biniling machine ni Jambert. So, nilagay ko na dito yung fillings sa yung dough. Nalagay na natin yung fillings. Okay. Tingnan natin kung anong mangyayari sa kanya. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tada! Oh, in fairness, okay din naman pala. So, linisin na lang natin itong mga nasa gilid. Gawin natin ang isa pang, ano yan, empanada. Charan! Okay din. Yung may maker. Okay, sige. Pwede pang magsubok ng isang beses. So, final step. O, diba, may ganito tayong paano. Lalagyan natin siya ng egg wash. So, itong side na to, as yung kabilang side, lalagyan din natin. And then, ilalagay na natin doon sa atin na preheat na preheated oven. Okay. So, preheat natin siya sa 400 degrees for 20 minutes. And then, ngayon, lulutuin naman natin siya for 25 minutes. So, separately, magluluto din tayo ng pansit. Kasi nga, malungkot naman ko ituloy ang ating kakainin. Okay. Thank you! Ilalagay na natin siya dito. 25 minutes. Gawin natin dito. So, gagawin namin itong ulam sa susunod ng mga araw. At itong natitirang egg wash natin, ihahalo natin ito sa pancit canton. Tapos na ang ating empanada in fairness. So, kahit hindi siya mukhang perfect, mukha siyang empanada pa rin. Okay, so isa-serve na natin ito. Uy, paano ba ito? Ayan, serve lang natin. Uy, mainit. Alright, so ilagay lang natin siya dito. And then, i-pair natin siya with our pancit canton. Happy eating!